Ang gusto lang naman po namin is yung kung hindi man mabalik ng buo yung pera namin, kahit bigyan nyo lang po kami ng promise date kung kailan nyo po ibabalik yung pera namin. Kasi ang tagal po namin pinlano and pinangarap po yun. Kaya sana mabigyan din po ng justice. Kasi hindi din po biro yung pag-iipon na ginawa namin para sa pera na yun. Binibigyan naman namin kayo ng chance, kami sa part namin as couple, na gawin yung part ninyo. Bigyan nyo naman kami ng opportunity na matuloy yung pangarap namin. Ang dami nyo kasing inabalang mga couple. Hindi po namin basta lang pinulot yung pera. Pinaghirapan po namin yun. Kung wala kayong balak ituloy yung mga wedding namin, yung pinaghirapan naming pera, ibalik nyo na lang po. Sila po ay kakasal sana ngayong December at yung iba naman daw po ay next February. Problema kasi, Atrini, hindi na daw po nila makontakt yung event organizer na kinuha nila para sa kasal. At yung mga supplier din daw po ay hindi na bayaran. Nung pinuntahan po nila, ang opisina daw po ay sarado. Closed na rin yung mga social media accounts, shutdown na, naka-deactivated. Saan ninyo nahanap itong events na ito? Coordinator na ito online? Sa social media po, social Facebook. Media, Facebook, I am assuming. Wala na ngayon, hindi na natin ma-open yung kanilang Facebook account? Meron pa naman pong access dun sa pinaka-page po nila kung saan po kami unang nag-inquire. Pero po yung mga pinuupo nilang GC sa amin, hindi na po sila sumasagot. Then yung pinaka-main Facebook account po ni Jetro, which is yung may-ari po nung imahe, wala na asawa po, wala na din okay. po. So ang pangalan po ng nire-reklamo is the Exquisite Dream Events Management Services. Yes. Ang nagmamay-ari nito ay si Angelia and Jethro. Bagang. Ang nakakausap ninyo ay sila mismo o may mga tauhan rin sila? Meron may mga tauhan pong staff. Okay, kahit yung mga staff ngayon, wala na rin. Yung mga staff po nila, kausap din po namin. Bale, 3 months na daw po silang hindi sumasahod. Ah, so pati sila, complainant yes. na rin. Yes po, actually. Okay. Matanong ko lang, more or less, magkano ang nabayad ninyo at ano ang sistema sa pag-engage ng services nila? Yung sa amin pong dalawa pa lang po is kulang 200,000 na po. Ano ang covered nitong nung services na 'yon? From catering po to styling po nung event. Mm-mm. Catering good for ilan? 150 pa. Catering, styling ng events, photo and video po. Photo and video, prenup, lahat na po, yes po. Lahat. Prenup kasama din. All in package po sa mga tuwid po. Ito anong tawag dito sa package na ito na kinuha ninyo? Early bird po yung nila, yung team po nila ron sa early bird package. Kasi nila. Magbabayad ka na ng maaga or hinuhulog-hulugan ninyo hanggang po. Sa binayaran na po namin kasi meron po silang inalok sa amin ng mga freebies po. Okay. So, binayaran ng maaga, as early as kailan ninyo nabayaran ito? March po. March. So, halos 9 months, no? Yes, bago yung yes, event. Po. So, fully paid na kayo. And then, ano yung binigay na freebies? Like, pika-pika po. Mga sushi bar po, mga ganito. Ah, okay. So parang may grazing table. Ah, po. Grazing table ang tawag natin dyan. Heads po ng makeup. Tapos meron pa po silang sinasabi na na pag maaga po daw namin na fully paid, minsan po ma-upgrade po yung mga package namin. Tapos meron din po silang pinramis sa amin na stay po sa Okada. Overnight stay, parang honeymoon. Yes, pagkatapos nung wedding. Eh, Diyos ko, dun pa lang parang kulang na talaga yung Yes po. Yung amount na yun masyado mura. Lalabas na kung sa pagkain pa lang. For 150 packs, parang 1,000, kahit na ilagay mo kaya. Parang ang hirap eh. Ano daw pong pagkain naman sakali? Buffet? Yes po, buffet. Yes po, catering naman po yung Meron ba silang mga pinost na mga events na successful? Yes po. Marami po. Marami naman po feedback sa kanila na maganda. Marami ng problem po. Ngayong this year lang po. This year. So malamang, ang nangyayari niyan, alam mo yung, yan, Sharia, yung patong-patong, December pa kayo, di ba? Yes. Pero yung bayad ninyo, pinambayad yon at yun ang nag-finance nung ikakasal nung April. Yes. Sabihin mo na yes kasi po. February or ganun March, di ba? So ibig sabihin, all in 300K, my forever. May mga ganyan pa eh. Sa inyo naman, February pa kayo. But when did you pay? The last full payment po namin is nung October lang. Pag sinabi mong full payment, ibig sabihin, before that, meron na kayong... To be exact, ang package po namin is 175K. Ilang good heads? For 100 persons. 100 din. Bali, first payment namin is 25K. Mm-mm. Tapos, after nun, wala pang 1 week, nagre-request na sila ng additional payment of 75K.
Mm-mm. Para mabuo. Ma-upgrade. Mm-mm. Upgrade. So, syempre, enticing. So, nagbayad naman kami ng additional. Mm-mm. Tapos, nag-offer sila, nag-offer for how many times? Sabi namin, hindi na muna kami mag-accept ng offer nyo kasi may iba kaming priority. Uh-oh. Then, after the prenup shoot, last time, nakita pa kami ni Jetro sa prenup. So, nakapag-prenup kayo? Yes. Yes po. Kayo, nakapag-prenup yes, din? Po. Natanggap na ninyo? Yung pinaka-video, yes po, natanggap na namin. Pero, meron pa po akong pinaparevise po sana. Okay. Yun, ilang video po yan? Isa lang po. How many save minutes? Save the date. Walang binigay sa inyo na soft copy? May video and may photoshoot na po, pero wala pa yung results. Kasi yung shoot namin was just October 29, okay, bago kami nag-buy. Kasi na-meet na namin si Jetro, naging confident kami na, mm-mm, sige, na-meet ka na namin, pakitan, buy na kami ng additional 50,000. Kasi gano'ng katagal na ba itong negosyo nila na ito? Would you know? May nakakaalam ba kung how many, kailan sila joined Facebook, kailan? Sa Facebook nila. 2017 nakita ko yung paggawa ng Facebook page po. 2017 created. Apo. Pero yung first kaya nila na ano? Yun ang hindi po namin alam kasi recently lang po kami naging supplier. Bale, ano po, nag-supplier po kasi kami sa kanila. Ah, supplier yes, kayo? Okay, anong sinusupply ninyo? Lights and sounds, LED wall, and photo booth po sa kanila. Bale, okay, nag-start po kami ng January 14. Okay. That time po, okay naman po yung payment. Medyo, mm-hmm, bago mag-June, ganyan, medyo nag-staggered na po sila ng payment. Ang bayad ba nila sa inyo is also advanced or ay, on the po day? Bali, ma'am, ano, nade-delay pa nga po sila on the day nung mga time na yon. Tapos, etong last po, ang huling payment po sa amin, September 29. For an event that happened during, kailan? The date po, nung September 29. Yung September 29, hindi pa nila nababayaran. Bali, magkano yun? 51,000 po yung kulang nila sa amin. Just for one event? Or marami yan? The whole October po. Hanggang October 30 po. Kasi kami po talaga yung nagsusupply sa kanila. Minsan, dalawa, syempre, tatlong beses sa isang araw. May LED wall, may ano. Kaya kayo rin, meron din kayong mga bayarin, di ba? Yes, binabayaran nyo rin, mga tao ninyo. Ang service po kasi namin, isang unit lang. So, nag-outsource pa po kami sa mga barkada namin. May lights and sounds, saka LED wall. Inaabonawan po namin yun para makater po namin yung kasi kung hindi, nila, kayo naman ang hahabulin. Yes, ma'am. Ganun diba po. Bali, inaawa din po kami sa mga couples. Paano ninyo talaga nakilala itong si Jetro sa kasi Actually, nag-inquire po yung isa sa coordinator nila, si Sir Marlon, mm-mm, kung kailangan. Ngayon, yung transaction namin happens at ano po, Bramante, Lights and Sounds and LED wall. Okay naman po yung transaction ng mga date na yun noong January. Mm-mm. Kaso neto pong mga June, mga ganyan. Nahirapan na po kami, umabot na po kami sa 80,000. Kathleen, ano na, nasaan na ang mga pinsan mo? Si Angelia at saka si Jetro. Ang pinsan ko po ay si Jetro Malik po. Oo. Pinsan ko po sa father side po. Ayun, hindi ko po alam, wala po kasi kaming balita kung nasan po sila ngayon. Nagkaroon lang po kami ng balita na umalis po sila dun sa headquarters nila and iniwan po nila yung ibang staff po. So, basta na lang nag-asabalutan? Ano yung headquarters na yun? Office o Headquarters, ayun po yung bahay po nila dito sa may veterans po. So, bahay talaga. May anak ba ito sila? May pamilya ba ito? Kakapanganak lang po nung pagkakatanda ko po nung 19. Kaya din po kami naaawa dun sa dalawa kasi puro pakiusap nila, sir, makanganak kasi yung anak ko, tapos ganito. May inaasahan po kaming loan para mabayaran namin kayo. Akala po namin, kami lang, hindi po pala si FS Creation tsaka si Mix Blast. Yung mga, so marami pa. Yes, ma'am. Yung mga, ano po, yung mga coordinator, hindi din po yan mga sumahod. Tapos, yung mga hair and makeup po, hindi din po sumahod dyan. May mga, saan napunta ang pera? Yun din po yung hindi namin alam. Pati po yung mga staff nila, iniwan nila dun. Bigla na lang pong pinapack up lahat ng gamit. Mm-mm. Kumbaga, may kumuha po ng mga gamit na sabi nila, pampasahod daw yun sa tao. Pero, mm-mm, yung tao, nung tinanong namin on the day, sabi po sa amin, pera daw po yun niya kasi may utang din siya, si Jetro sa kanya ng 151,000 tsaka 100,000. Ano itong mga gamit na ito ng mga kinuha? Yung mga ano din po, ma'am, mga pang-styling po. Ganun po. Tapos yung gamit pang-bake po nila ng cake. Kasi nga po all-in sila, dun po lahat ginagawa yun. Naku, Diyos ko, tapos may baby pa. Yes, ma'am, kakapanganak lang. Yun nga po sabi na, hindi po ba kayo naaawa sa ano nyo, bigla nyo nilang kami. Mm-hmm. Actually, ma'am, kumpleto po kami sa detalye, pati bank na yung cheque na nag-return na po. Kung ganun, nakumpleto lahat ng mga documentation ninyo, I am assuming na kahit kayo may contract kayo na pinirmahan, di ba? Including yung pagtanggap nila ng pera, whether it's an official receipt na talaga or an acknowledgement that they received that money and then kung ano yung service. Kasi papasok talaga ito na estafa. Ang laking kalokohan nito. Of course, nag-exercise kayo ng due diligence, di ba? Pero ang ano kasi, yung paikot eh. Nakikita na natin yan eh, na kahit sa suppliers, kayo, mababayaran kayo pag nagbayad na, hindi yung sinerbisyohan ninyo ng araw na yon, kundi yung down payment ng iba. Like for example, kayo, September,
dapat siguro, pero may iba pang dapat na bayaran eh, yung binigay ninyo na pang-upgrade na 75,000 sa iba ginamit. But i-prepare na ninyo yung lahat ng documentation na yon so that we can assist you sa NBI. Kasi kailangan hanapin itong mga taong ito eh. Yung pagwawalang hiya nila, cyber, kasama na rin, cyber crime. Kasi through using online facilities eh, ang ginamit nila eh. Pag-upgrade namin sila ng 31 ng madaling araw kasi gusto na namin kunin yung kanilang set ng camera at saka yung kanilang laptop para po yun po sana yung collateral nila sa amin. Ngayon, nakiusap sila kaysa daw may prenup daw po kinabukasan. Tapos, nakapag-unayin yung mga tao sa amin na, ma'am, may meeting kami, sabing ganun. May meeting kami kinabukasan ng 31. Tapos, Nanganak na po siya ng 19. Okay. 18 pa lang po, may agreement na kami na dapat magkaroon sila ng collateral. Doon pa lang yung 121. Eh, lumaki ng lumaki po. Oh, 26 ulit. Na. Meron ulit kami agreement ng 26. Babigay sa amin yung isang unit na sasakyan, hindi pa rin po dumating sa bahay. Hanggang nag 31, naisipan na namin na yun na lang kasi yun talaga, fully paid na nila yon. At least yung sasakyan na hinuhulugan nila, mapunta man sa amin, hindi man mapunta sa amin, hindi na namin obligasyon yung monthly nila doon. So ngayon, ito po, yung cheque, may nagsabi sa amin, pasok mo sa banko para malaman natin kung bounce check siya, ganyan. Tapos kanina po, galing kami sa banko, sabi, return check na po kami. Close account na or return check lang. Pa lang po. Inaantay na lang po namin disposition. As per banko po, tatawag sila ngayong hapon. Yun. Sir, paano po ba ang magiging sistema nito pagka inilapit na namin ito sa inyo, sir? Yung pong opisina po namin, ang Fraud and Financial Crimes Division, meron po kaming mga naka-assign na mga ahente everyday na magkikater ng mga complaints nila. Okay. So yung pong lahat ng mga documents with respect to the payments na ginawa ng mga complainants as well as the other documents, eh kanila pong dadalhin sa kanilang pagkasampad ng reklamo dito po sa FFCD ng NBI. So, sasamahan po ito ng reporter natin para po maging mas maayos. And I am assuming, hindi lang po kasi ito sila. Marami pa kayong ibang kasama, yes, di ba? Hindi lang nakarating dito, di ba? Actually po, mga more than 30 couples po. 60 po. May group chat kayo. Nung araw po na nalaman po namin na tumakbo na nga po yung dalawa, inisa-isa po namin silang isali sa GC. Tapos ngayon po, may GC na rin po silang sarili ng clients para may privacy nga po sila dito sa tatakbong kas. Okay. So, we will give access to that sa NBI para lahat kayo will be aware kung ano na yung anong mga requirements, anong mga kailangan ipakita, anong kailangan ihanda, and then for closer coordination. Mas malakas pag marami. Sir, I'm sure hindi ito yung una na umabot or dumating sa tanggapan ninyo. Can you give us an update lang? How difficult is it na, or gaano kadali, or gaano kahirap ba na paghahanapin ng mga taong ganito? Actually, ma'am, common na tendency na mga nire-reklamo kapag sila ay nakaramdam na meron mga complaints na naisilampa sa NBA o sa PNP, for example, talaga magpatago ito. Kaya lang, siyempre, with respect to the difficulties, depende po ito sa sitwasyon, ma'am. So, I guess naman na kung ito po yung nakakausapan ng mga complainants and then still within the country, ito po ay makikita natin at mahanap. Liable din po ba na masama sa kaso yung mga coordinator po na kumausap sa amin? Since sila din po yung isa sa mga nagpupush amin magbayad ng early bird. Oh, kasi agent sila eh. Kasi there is a principal and agent relationship. Exactly, ma'am. Kung sila ay kasama sa endorsement na ginawa, ay talagang sila ay meron ding responsibility dito sa kaso. They have liabilities pa rin. Resigned na daw po sila. Bali, ang ginawa po kasi nila nung nag-email sa kanila si Angelia, which is si Penny Lane, na hindi na mag-operate nung sinend na email. Ang ginawa nila, lahat po sila is nag-resign. Po sila ng post na hindi na daw sila connected. Ang nangyari po kasi hindi po namin sa mga coordinator mismo nalaman eh. Doon pa po sa other third party. Hindi third muna party nila pa. Kami sinabihan na ganto na po, on the rocks na kami kasi parang October 22 po nagbayad pa po so kami. So meron talagang deception. Yes po. Parang meron din po mga screen capture na sinasabi na pinipilit silang magpasok ng client kasi nga parang may event na hindi matutuloy pag walang client na ipasok. Oh, kasi walang pantapal. Yes po. Opo. Kasi walang pantapal. Pero po kasi nila, biktima din daw po sila, ganto ganyan. Well, that's a different story. Yes. They might have a cause of action against the principal, but as agents and as employees,
na, well, actually, hindi natin sure kung ano yung relationship lang, kung employee ba or ahente ba talaga sila, nangungumisyon. But one thing is sure, they are liable. Kung sila ay bahagi ng company, at like what I said earlier, kung sila ay bahagi ng mga grupo ng tao na kasama sa inducement sa mga taong ito at na magpasok ng kanilang, kunin ng kanilang service, ay sila po ay bahagi ng scam na ito at sila ay merong liability under the law. Nilang staff nga po is hindi lahat taga dito. Kumbaga yung iniwan na, kinuha na nila mga taga ibang probinsya na. Yung mga waiter, mga, para hindi daw ata iwan, parang ganun yung naging right. So nandyan pa yung mga yan ngayon? Yes po. Oh, iniwan nila ma'am, walang tubig, walang kuryente. Tapos hanggang 8 na lang po ata sila dun. Opo. Yun ma'am, iniwan nila talaga as in wala. Ang lalaki rin ang utang nila dun sa mga tao nila. So ngayon, yung mga tao, hindi na rin talaga nila totaling alam sasabihin dun sa mga client. Okay. Nahihirapan din po so, sila. So, ibang usapan na naman yan. And I think, Shari, yan, kailangan natin ng investigador na pumunta doon para sila mismo ang makausap. Salamat sa pagpapaalam sa ganyan. Ang gusto lang naman po namin is yung kung hindi man mabalik ng buo yung pera na, kahit bigyan nyo lang po kami ng promise date kung kailan nyo po ibabalik yung pera namin. Kasi syempre, binook po namin kayo para mabigyan nyo po kami ng magandang kasal. Kasi ang tagal po naming pinlano and pinangarap po yun. Kaya sana mabigyan din po ng justice. Kasi hindi din po biro yung pag-iipon na ginawa namin para sa pera na yun. Kay Miss Angelia at Sir Jetro, na nakasama ko pa Sir Jetro last time lang, maganda pa yung usapan natin, tao sa tao. And nagtiwala ako sa'yo, ikaw din yung nag-offer nung last early bird package para magbayad kami. Sa amin lang, hindi naman kami naghahangad ng sobra eh. Kumbaga, hindi rin naman kami humingi sa inyo ng sobra. Kayo yung nag-offer ng mga packages sa amin para ma-entice kami magbayad. So, kung hindi nyo kayang i-deliver sa amin, binibigyan naman namin kayo ng chance, kami sa part namin as couple, na gawin yung part ninyo. Kung nagawa nyo yun, thank you very much. Pero kung hindi nyo kayang gawin, bigyan nyo naman kami ng opportunity na matuloy yung pangarap namin. Ang dami nyo kasing inabalang mga couple. Ang daming nestas na couple. And hindi po namin basta lang pinulot yung pera. Pinaghirapan po namin yun. Yung iba sa amin, nag-loan pa. Yung iba, tumingi pa ng tulong sa ibang tao, sa mga magulang, sa kamag-anak. Sana kung wala kayong balak ituloy yung mga wedding namin, yung pinaghirapan namin pera, huwag yun naman takbo na ganun-ganun na lang. May bilang naman po yun sa amin. Ibalik nyo na lang po, sana. Huwag po kayong mag-alala kasi yung wanted sa radyo ay tutulungan naman kayo para maihain talaga ang kaukulan na kaso laban dito sa mga nagsamantala ng tiwala ninyo. Okay? Schedule po natin yung pagpunta po ninyo sa NBI, ma'am, ha? Maraming salamat po at magandang hapon.